mula sa isa sa aming katuwang sa pagsulong ng nasyonalismo, ang Salute to a Clean Flag Movement, aking tinatawagan si Binibining Monique Cornelio Pronove para sa kanyang mensahe at pagpapakilala sa honoring. Makasaysayang umaga sa inyong lahat. Totoong makasaysayan ang buwang ito at ang buong Pilipinas at ang ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng mundo ay taas noo sa pagkakatanggap ng dalawang gintong medalya ng ating kababayang si Carlos Yulo sa Paris Olympics. Muli, sa pangatlong pagkakataon sa Olimpiada, nakita natin ang ating pambansang watawat na umangat sa itaas ng ibang mga watawat. Ito ay isa lamang sa maraming mga pagkakataon kung saan tayo ay nagmamalaki at ang ating pambansang watawat ay winawagayway natin para ipakilala sa buong mundo na tayo ay Pilipino. Kung totoong naniniwala tayo na siya ang simbolo ng ating pagiging Pilipino, hindi ba't gusto natin na manatiling malinis at matingkad ang kanyang asul, pula, puti at maningning ang kanyang mga araw at bituin? Ang mapagtibay ang pagmamahal ng bawat Pilipino sa ating bansa ay isa sa mga layunin ng Salute to a Clean Flag Movement. Paano ba natin maipapakita ang ating flag-ibig? Hindi ba't kung mahal mo, aalagaan at titingalain mo, gagalangin at rerespetuhin mo. Hindi nating hahayaang mapunit at madungisan tulad ng pag-alaga natin sa ating reputasyon. Ang mga simbolo tulad ng ating watawat at ang paggamit ng puting guwantes na ginamit ngayon ng ating sandatahang lakas, mga katuwang natin sa Pambansang Komisyon para sa Kasaysayan ng Pilipinas at ng ating mga iginagalang na propesor ng kasaysayan mula sa Universidad ng Pilipinas, Miriam College at De La Salle University na kasama natin ngayon sa pagpapataas ng ating watawat, ay nagpapaalala sa bawat isa sa atin na tayo ay may responsibilidad sa ating bansa na pag-aralan ang ating kasaysayan at matuto at ituwid ang pagkakamali ng mga nakaraan para mapabuti ang ating kinabukasan. Ang pula ng ating watawat ay simbolo ng pagkamakabansa at katapangan para makialam sa mga isyung panlipunan at magsalita at tumindig para sa tama. Ang tumahimik at magsawalang bahala ay hindi pagiging makabansa. Ngayong Agosto, ipinagdiriwang natin ang buwan ng kasaysayan, isang napakahalagang aspeto ng pagbubuo sa bansa. Salamat sa ating katuwang sa National Historical Commission of the Philippines sa pagtulong sa atin sa pagtaas ng watawat. Alvin Alcid, Rosario Sapitan, Gina Batuhan at Christine Dulnuan. At sa mga historyador na narito ngayon, Dr. Carmen Peñaloza ng Miriam College QC, Nancy Kimuel Gabriel ng University of the Philippines, Lars Raimundo Obaldo ng De La Salle University, Jonathan Balsamo ng Philippine Historical Association, Atoy Navarro ng University of the Philippines, Mary Ann Rodriguez Tatel ng University of the Philippines at ating kasama si Michael Charleston Chow Chua ng De La Salle University. Ang kasaysayan ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa ating pinanggalingan, kultura at mga asal. At walang mas malalim na lugar upang ipagdiwang ang kasaysayan kung di dito sa Rizal Park, Luneta. Isang lugar na hitik sa mga pangyayaring humubog sa ating bansa, na bumuo ng ating kultura at saksi sa pagmamahal ng isang Pilipino sa kanyang bayan. Ang Rizal Park, Luneta ay napakahalaga sa Salute to a Clean Flag Movement at sa mga kasama namin sa pribadong sektor, dahil dito kami humuhugot ng pag-asa at inspirasyon kapag aming pinagmamasdan at makasalamuhan namin kayo na nasa sektor ng gobyerno. Sa inyo na nag-iingat ng kwento,
sa ating ng ating bansa, kami ay umaasa na dito sa pagdiriwang na ito, kayo rin ay makahahanap ng dahilan upang patuloy na magbigay at gawin ang kinakailangan upang mapabuti ang ating bayan sa bawat isang araw. Dito sa makasaysayang lugar, hindi lamang natin binibigyan ng pagpupugay ang ating watawat, ngunit pati rin sa mga makabagong bayani na nagbibigay ng karangalan sa bansa dahil sa kahusayan ng kanilang, sa kanilang larangan. Sa araw na ito, pinararangalan natin ng isang Pilipinong manalaysay, antropologo at pilosopo ng kasaysayan. Siya ay tinuguri ang ama ng bagong kasaysayan at ama ng bagong historiografiyang Pilipino. Maituturing din siyang isang Renaissance man sa lawak ng kanyang kaalaman sa iba't ibang larangan. Ikinararangal kong tawagin ang ating honoree para sa buwan ng kasaysayan, si Dr. Zeo Salazar, upang sumama sa akin dito sa harapan. Si Dr. Salazar ay nag-aral ng Bachelor of Arts of History sa University of the Philippines, Diliman at sa University of Paris para sa kanyang PhD. Taong 1968, noong bumalik siya sa Pilipinas sa UP Department of History upang magturo. Bagamat bihasa siya sa maraming wika, siya ay nagturo sa wikang Pilipino. Noong dekada 60, isa siya sa mga scholar na pinag-alinlanganan ang katotohanan tungkol sa katutubong tasaday. At siya ay nakulong noong martial law dahil dito. Si Dr. Salazar ay nagpaunlad at nagtaguyod ng kaisipan ng pantayog pananaw ang pagbuo ng ating nakaraan mula sa perspektibo ng kulturang tinatalakay gamit ang konsepto at wika na nauunawaan ng lahat ng miyembro ng kulturang iyon. Ito ay isang indigenized na perspekto ng agham paglipunan na nagbibigay halaga sa kultura kung paano ito tinitingnan mula sa loob at hindi pananaw ng isang dayuhan. Si Dr. Salazar ay nagturo sa iba't ibang institusyon, sumulat ng mahigit 30 aklat at higit na 100 artikulo, at naging mentor ng maraming historiador kabilang ng mga profesor na kasama natin ngayon. Mga kababayan, palakpakan natin si Dr. Zeus A. Salazar, ang dangal ng busilak na bandila para sa buwan ng kasaysayan. Nais kong tawagin si NH Chief Deputy Director Alvin Alcide na sasamahan ni Divine Hill Reyes ng saluto a clean flag upang ibigay ang ating pambansang watawat kay Dr. Salazar. Ang ating watawat na dala ni Deputy Executive Director Alcide ay aabayan ng ating Philippine Marine Corps. Ang ating Philippine Marine Corps ay sasaludo sa ating watawat na ngayon ay nasa kamay ni Dr. Salazar. Dr. Salazar, habang hawak ninyo ang ating watawat, isang ipinagmamalaking simbolo ng ating kasaysayan, pinararangalan namin kayo at ang iyong mga nagawa sa larangan ng edukasyon. Salamat sa inspirasyong hatid ninyo sa mga tagapagturo ng kasaysayan na nagbibigay ng kabuluhan sa ating kasalukuyan at naghihikayat sa aming mangarap para sa magandang kinabukasan. Maraming salamat sa inyong serbisyo, sa pagtatanggol sa ating kasaysayan at sa masugod ninyong pagmamahal sa bayan. Mabuhay kayo, mabuhay ang Pilipino,
Mabuhay ang Pilipinas! Upang magbigay ng maikling mensahe, aking tinatawagang muli si Professor Zeus A. Salazar. Magandang araw sa lahat. Sabi sa akin ni Dr. Chua, hindi ko na kailangan i-greet ang iba pang tao dahil sa nabanggit na ng mga naunang tagapagsalita. Ngunit gusto kong i-greet si Madam Monique Ora Pronobis. Ora Pronobis. Nagustuhan ko yung pagbanggit ni Madam Pronove sa mga sundalo na nirespeto ang bandila natin sa siege ng Marawi. Alam ko na isa sa mga sundalo doon ay nandoon sa isang lugar na napapalibutan ng mga rebelde. At minarapat niyang bombahin kasama siya parang matapos na ang rebelyon. Nagustuhan ko ang kanyang video tungkol dito. Dahil alam ng mga sundalo natin ang nararapat para ipagtanggol ang bayan at ang bansa. Hindi lang nila alam yung nalalaman na ng mga politiko na may taglay na PIN sa kanilang barong Tagalog na PIN ang watawat ng Pilipinas. Gayunpaman, alam ko nasa diwa ng ating mga sundalo ang dating kasaysayan ng pagiging mandirigma para sa bayan, lalo na yung mga bayani. Ano ba ang nasa likod ng ating watawat? Hindi lang yung tela na may araw, bituin, pula, puti, at saka asul. May kasaysayan ang ating watawat. At hindi man nila alam, nararamdaman ng bawat sundalo ang kasaysayang ito. Noong araw ang mga mandirigma natin ay taglay ang isang bagay na nasa ating watawat ngayon. Ito ay ang araw. Kung babalik kayo sa ating mga grupong etniko sa Pilipinas, ang mga mandirigma nila ay may tato dito sa dibdib. Karaniwan ay ang araw. Bakit ang araw? Sapagkat ang araw ay narito sa ating kabiyasnan, sa ating kalinangan mula pa noong mga ninuno nating Austronesiano. Alam ko na hindi pa kayo pamilyar sa konsepto ng Austronesiano. Doon tayo nang galing. Sa mismong anong tawag nito? Yung bukana ng Yangtze sa China ito. Actually, okupado natin ang Southern China ng mga Austronesiano bago lumaganap ang mga Han, ay mayroong necklace na nasa sentro ng isang
bangga ang araw, binabangga yung araw. Kasi nag-migrate tayo patungong Formosa. Mula Formosa hanggang Pilipinas. So, ang araw ay napaka-importante sa ating kabiyasnan. Kaya nga, bumalik nung ako'y dumating. Kinausap ko yung aking anak. Biro lang, no? Kung tutuusin ninyo, ang araw ay nasa unang version ng ating pambansang awit sa Kastila. Tierra Dorada, Region del Sol, Querida. Ang ibig sabihin, minamahal tayo ng araw. Nasalin ito sa wikang Ingles, nandun pa rin yung araw. Nasalin sa wikang Pilipino, nandun pa rin yung araw, pero hindi nasa unahan, sa bandang huli. No? Importante ang araw sapagkat ang araw ay ang ating lipunan at bansa at bayan. Lahat ng mga grupong etniko mula sa mga Ipugao hanggang sa mga Tagalog at sa Manubo ng Mindanao. Sa mga Manubo, ang bayani, barani, bagani ay isang gentleman. Pag kinakausap siya na magbigay ng hustisya sa isang taong inaapi sa ating dating lipunan, titipunin niya ang kanyang mga mandirigma at magbibigay ng hustisya doon sa... Actually, hindi natin kailangan yung banyagang konsepto ng... ano na ba yung banyagang konsepto? Galing sa Scandinavia? Konsepto natin, mayroon siyang... mayroon silang opisina pa eh. Galing sa Scandinavia yun. Ha? Alam niyo, ombudsman. Ombudsman, banyaga yun. Actually, mayroon tayong konsepto ng ombudsman. Ang bayani. Bayani, no? Siya ang nagbibigay hustisya sa mga taong lumalapit sa kanila upang hingan ng hustisya dahil sa pang-aapi ng ibang tao sa loob ng lipunan. Hindi kailangan ng ombudsman. Bayani. Hindi lamang dyan, ang yung bathalang araw, ang tawag sa kanya, bathalang araw. Bathalang araw. Ang bathalang araw, nung dumating yung Kristyanismo, mayroong ano dito, may kasaysayan dito. Siguro hindi pa nyo nababasa. Ang tawag dito, kasaysayan ng langit. Kung may panahon kayo, pumunta kayo sa Quiapo, ikot-ikot kayo dyan at bibili kayo ng parang librito, kasaysayan ng langit. Sa kasaysayan ng langit, ipinakikita na hinahabol-habol si Bathalang Araw ni Kristo. At nagtago siya sa isang bundok. Pero napagtanto niya na si Kristo pala ay apo niya. Kaya binigay niya yung kanyang daliri kay Kristo. Sinalubong ito ng daliri ni Kristo. At gayon ang pagkalipat ng dating relihiyon ng Pilipinas sa Kristyanismo. So ang ibig sabihin, bawat grupong etno sa Pilipinas ay mayroong epiko. At ang epikong iyan ay ang pinaka-importanting personahe ay ang araw. Sa Tagalog, si Bathalang Araw.
Ang nangyari lamang dyan ay nung yung mga praile nababahala na laging nagkakaroon ng mga panggabing pagtitipon sa kabundukan upang i-celebrate ang dating relihiyon. Kaya inintroduce nila yung pasyon. Ang ibig sabihin, ang pasyon ni Kristo ay parang pasyon ng apo ni Bathala. Kaya lumaganap ng mabilis sa buong Pilipinas ang pasyong mahal. So, pag magpapatuloy ako, baka abutin tayo ng siyam-siyam dito. Winarningan ako ni Dr. Chua na huwag lalampas sa 3 hanggang 5 minuto ang aking talumpati. Tama siya sapagkat madalas siya magbasa ng aking mga lektura at nagtatagal naman 3 hanggang 5 oras na may mga illustration. Sana yung mga sinabi ko sa inyo ngayon ay nagkaroon ako ng illustration dyan para makita niyo na hindi ako nagbibiro. Totoo ang lahat na aking sinasabi, katotohanan ng kasaysayan. So bahagi ng kasaysayan, hindi yung tela, kundi yung araw at mga bituin. Kung tutuusin, yung sinabi ko sa inyo, kasaysayan ng langit, mayroong mas makapal na volume dyan. Sa kasaysayan ng langit, ito ang batayan ng ating mga anting-anting. Ewan ko kung may anting-anting kayo. Si Dr. Chua ay mayroon. Ako maraming ako natipong anting-anting dahil madalas ako sa Quiapo. Doon ako bumibili ng mga anting-anting. Dahil alam ko ang kanilang ang kwento ng kasaysayan ng langit, nagkakaroon ako ng malaking diskwento. So, tingnan ninyo ang mga anting-anting. By the way, sa palagay ko, marami sa ating mga sundalo ay may anting-anting. Bagamat ang anting-anting na yan, kadalasan ay hindi nakaugnay sa ating kasaysayan. Hindi nakaugnay doon sa kasaysayan ng langit. Kaya, parang hindi kayo mabore. Bore. Ang minumungkahi ko kay Madam Ora Pronobis ay gumawa tayo ng talakayan sa internet tungkol sa kasaysayan ng ating bandila na napakalalim. Napakalalim. Yung binanggit ko sa inyong Hemudu, yung archaeological site sa Bukana ng Yangtze, Austronesiano yun. At yung araw doon ay yung araw na pinanggalingan ng ating watawat. So, kung mamarapatin ni Madam Ora Pronobis, ohala, Senyor Diyos, gagawin natin yon. Marami pong salamat. Palakpakan natin muli si Professor Zeus A. Salazar.